Magandang araw mga sir, i-unbox ko ngayon yung pinagawa kong offset at saka accessories ng aking gagawing bullpup project. Galing pa tong malayong lugar sa Ilocos, doon ko siya pinagawa. So tara, tignan natin yung laman. Bali nga pala sir, ang laman nito is receiver. Pinadala ko sa maker yung receiver ko para ma-fit yung gagawing offset. Kasi yung aking tank is tube type na T6. Kaya mas mabuting, minabuti kong ipinadala ko na lang yung receiver para masukat niya. Uy, ano to? Engineering plastic pang firing pin. Yan yung pwede pang replace sa stock na firing pin ng Nimrod para pwedeng gamitin sa PCP. Iwas tayo sa ball block. Maraming salamat sir. The best ka talaga. Nagpa-prebist ka pa. Ayan sir. Bubuksan ko na. Dali natin yung plastic. Titignan natin kung ano ang laman. Parang ang lit din pala ng offset niya, no? Tignan natin. Balot na balot, ah. Pati packaging, secure na secure. May gauge. Nga pala mga sir, sa in-order kong offset, free na yung gauge niya. Plus may mga paad pa siya na o-ring. Bale, tatlo yung o-ring niya. Isa sa nakakabit sa receiver at dalawang spare parts na o-ring. So, ang o-ring naman nito sir is yung parang o-ring mismo ng Nimrod sa may receiver. So, yung code niya is 111. Same lang din siya sa o-ring ng Nimrod ng mga nakalagay sa band niya. Ayan sir, buksan natin. Tignan natin. Bali yung aking receiver is threaded na siya. Kaya ang ginawang offset is threaded na rin. Hindi na natin kailangan magbutas para sa hex screw na pinakalock ng offset. Hindi kagaya nung una kong ginawang PCP. Now, hindi siya threaded. Kaya ang ginawa ko is ginamitan ko siya ng hex screw na anong size nun? M4 yung size niya. We treat the damaged air with the air conditioner. Dove regenerates extremely damaged air as fast as wind.
Ayan mga sir, tapos na natin i-unbox yung in-order ko or pinagawa kong offset. So try kong ikabit siya sa power bank niya or tinatawag nilang power plant. Yung may tank, may barrel, kumpleto na lahat. So try kong i-fit siya kung pasok. Hindi ko pa alam yung kalalabasan nito sir, kasi yung ginawa kong mga parts ay binili ko siya ng parts by parts. For example, binili ko yung receiver, hiwalay, binili ko yung barrel, hiwalay. Tapos binili ko yung tank, hiwalay din. Tapos hiwalay din yung offset. So, ang kalalabasan nito guys is assemble talaga siya. May mga na-encounter na akong mga problema niya. Kagaya nung barrel, hindi siya kumasya sa mismong receiver. Yung lagayan ng yung barrel house niya, yung salpakan ng barrel niya, hindi siya kumasya. So, kailangan ko pang lihahin yung pinaka barrel or liitan para mag-swak siya sa receiver. So far, nagawa ko naman siya. Ayan sir, tatanggalin ko siya ulit. Explore ulit natin kung paano ma-fit yung lapat na lapat yung barrel niya. Kasi ang ipinadala ko lang dito sir is yung receiver para gawa ng offset. So, yung clearance niya sa barrel, pwedeng bitin or pwedeng kakalang yung barrel sa offset. Mamaya sir, isa-isahin ko yung mga na-encounter kong problema, pero gagawa na lang natin siya ng solusyon. Kung napapansin nyo sa regulator, wala na siyang, tinanggal ko yung fuse niya na 3K, ayan o, kasi kumalang na dyan yung barrel. Pero ipapakita ko din kung paano ko siya ginawa ng paraan para hindi kumalang yung barrel niya. Konting-konti na lang, talagang as in umangat yung barrel. Diyan siya kumalang. So, tinanggal ko muna siya para mailapat ko muna pansamantala ang barrel. Pangalawa sa naging problema ko mga sir is yung swing niya, hindi siya lumapat dun sa barrel. Hindi ko alam kung yung nabili kong receiver ay ganyan na talaga siya. Yung pinagbilang ko ng receiver, binigyan naman niya ako ng advice kung anong dapat kong gawin. Yan nga pala sir yung niliha ko, yung may bawas dyan na sinusuksok sa barrel housing sa may bandang receiver. Nung una yan sir, hindi yan kasya, so binawasan ko siya. Medyo may kalawang-kalawang din yung barrel, tapos medyo may kalawang na rin yung receiver. Pero sadyang malaki talaga siya, kaya ginawa ko, niliha ko yan ng pabilog, ng paikot. Hindi ko na napakita sir eh, para pumasok siya sa mismong receiver. Yan. Yan yung unang-una kong naging problema. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, hiwa-hiwalay kong binili yung mga spare parts ng aking gagawing project. Ayan sir, yung pangalawang problema ko nga pala is yung sa may swing. May space siya sa pagitan ng swing at saka chamber, which is yung chamber, dun mo niluload yung pellet mo. So ang laki ng awang niya dun. Ang ginawa ko na lang na paraan is kinunti kong binawasan yung swing para mag-fit siya or ma-align sa chamber. Kaya tsatsagain ko na lang to sir, papakita ko yung output niya kung anong kalalabasan. Eto sir, bubugoy-bugoy na paraan to.
gamitan na lang natin ng pinagbabawal na technique. Ayan sir, konti na lang. May konti pa siyang space, pero tiyagain ko na lang siya, bawasan ko pa ng konti. Kikil-kikil pa ng mga ilang beses para mag hanggang sa mag-fix siya. Kung naririnig nyo yung background ambience ko, nanonood nga pala ako nung YouTube, yung Harabas. Lagi ko pinapanood yan. Eh, baka mayroon din nanonood nung dito. Kaya shoutout dyan mga ka-Harabas. Pag pinapanood ko nga pala yung mga ginagawa nilang adventure, inaalala ko yung bata ako nung high school days ko. So ganun, ganun din yung ginagawa ko. Laman din ako ng dagat, ng gubat kasi, at ng bukid. Kaya pag pinapanood ko, parang nagbabaliktanaw ako sa mga nakaraang ko. Sir, yung binabawasan kong yan is hindi ko naman siya naging problema. Tinatanggal ko lang yung excess na bakal or na sobrang bakal na kumakalang dun sa kanal ng barrel, yung para mag-fit yung barrel at lapat na lapat yung pinaka stopper ng barrel dyan. Kaya ko lang siya pinapantay. Ayan sir, yung kinalabasan nung ginawa ko kaninang pagkikil sa swing. So lumapat na siya. Bale, yung parang space dyan is yung pinakakopa niya. Magiging fit pa siya lalo kapag hinigpitan ko na mismo yung pinakalak ng swing. Pag tinighten ko na yung thread niyan, hihigpit pa yan. Ngayon, hindi ko pa siya hinigpitan ng todo dahil kakalas-kalasin pa natin. Pangatlong naging problema ko sir is yung sa regulator fuse, kumakalang yan sa barrel kaya binawasan ko din siya, konting-konti lang.